Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Si Luka Doncic ay arguably the best player sa NBA ngayon, averaging league best 34.2 points, 8.8 rebounds, and third best 9.5 assists per game on 49.2% shooting sa field. Madami nga nagsasabi na dapat ay siya ang magwagi ng regular season MVP award ngayong season, and his stats don't lie. Dahil nga dyan ay siya nga ang nakatanggap ng pinakamataas na boto sa guards category ngayong All-Star Game. Mapawet or East All-Stars man yan. Tinalo niya pa nga ang two-time MVP Stephen Curry. Ganun pa man ay mukhang hindi nga talaga siya nababagay sa All-Star Game na kadalasan ay fast-paced sa mga laro. Nagtala lamang siya ng 7 points last game at sa 5 beses siyang naging parte ng NBA All-Star Game, siya ay nagtala lamang ng total of 35 points. Halos yan lang nga ang average niya sa isang game ngayong season. Kahit nga pwede nating masabi na siya ay isang future all-time great, sadyang wala lang talaga siyang pakialam sa All-Star Game. Hindi nga marunong na hindi magtodo si Luka Doncic. Hindi din siya high flyer, kaya naman hindi talaga siya gaanong epektibo sa mga All-Star Game. At least sa tinatakbo ng mga laro ngayon na hindi nagtutodo ang mga players. Dahil kung seryosohan nga mga laban katulad noon, malamang sa malamang ay talagang makikita natin ang tunay na galing ni Doncic na lumitaw. Isa nga itong player na binubuhat ang kanyang team, mapa-NBA man yan, FIBA o Olympics. Ngunit sa All-Star Game ay talagang pa-easy-easy lamang ito. Pareho nga sila ni Nikola Jokic. Tila ba parang team dunkan sila at Dirk Nowitzki na mga all-time great, ngunit mas gamit o bagay sa All-Star ang mga tulad nila Blake Griffin, Kevin Garnett, Amari Stoudemire at iba pang mga athletic players dahil sa kanilang mga style of play. Kaya naman ang tanong, kahit na si Luka Doncic ang arguably best guard sa NBA for the next 5 to 10 years, bobotohin nyo pa rin ba siya bilang starter sa mga susunod na All-Star Game? Habang si LeBron James naman ang sinisi ni Stephen A. Smith sa makalat na dunk contest sa NBA recently. Noon nga ang mga big stars ay talagang sumasali sa dunk contest, mapa Julius Erving man yan, Michael Jordan, Clyde Drexler, Dominic Wilkins, Kobe Bryant, Vince Carter at iba pa. Ngunit ngayon nga ay mga never heard players na ang mga sumasali dito o at least hindi mga star. At ang sinisisi nga dito ni Stephen A. Smith ay si LeBron James. Si LeBron nga ay matagal nang pinapasali ng NBA sa isang dunk contest, ganun pa man ay palagi niya itong dinidecline. At simula nga daw nito ay hindi na sumali ang mga superstar sa liga. Ang huling beses nga na napagbigyan tayo na ang gusto talaga ng mga fans na sumali sa dunk contest ay talagang sumali, ito nga ay noong panahon pa ni Blake Griffin. Ngunit ngayon kahit pilitin na nga ng NBA ang tulad nila Zion Williamson, Anthony Edwards, Ja Morant o kung sino pa, lahat nga ito ay ayaw ng sumali dahil sa iba't ibang dahilan. Mapaiwas injury man yan, ayaw mapahiya, o kaya naman ayaw lang nila pag-ensayuhan ito. Kayo ba mga kaibigan, ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?